nalalaman nyo na kung bakit yung jet plant nyo ay kabagal-bagal tumubo or kabagal-bagal tumangkad. So huwag po kayong mainip kasi yan po talaga ang Hello everyone, welcome back to our channel. This is me again, your Kabayan Amor, ang Bisayang Plantita from Australia. Kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? Maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe ng ating channel. And then, nice ko lang po magpapasalamat doon sa aking mga Facebook followers na Kabayan Amor. So, umabot na po kami sa 11,000 followers. So, to my Facebook followers, thank you so much. Yan kayo palagi sa ating kwentuhan. So, kahit hindi ko kayo marireplyan lahat, nandyan pa rin kayo. So, maraming salamat. And, mabuhay po tayong lahat, mga kabayan. For today's video, guys, ang nandito po sa ating harapan ngayon ay ang pinaka-favorite ng lahat, ang jade plant. So, isang variety lang po sila, mga kabayan. Yung nilagay ko dito, ang ating Crassula obata na variety is siya yung ating baby jade plant. So, apat sila dito, mga kabayan. So, isang variety, and then ito po yung mother ng tatlo na nandito sa baba. So, ito yung mother, ito din yung lagi kong binibida every time na magbablog ako about jade plant. So, ito yung ginawa nating bonsai number 1. I think that was 2 months ago na po siya. And then, nag-start na po siyang mag-lush yung pinagpugutan natin. So, na mga kabayan, kunting update lang po or kunting sharing lang po kung paano ba natin i-maintain yung kagandahan ng ating jade plant. So, na lagi ko pong sinasabi na ang ginagamit kong soil ay cacti and succulents potting mix, which is very fast draining soil po, na yan po ang gusto ng ating jade plant, na hindi mag-stay yung water sa soil, na yan ang dahilan ng magkukos ng rot. Tama ba? Yung mabubulok yung ilalim ng kanyang puno. So, kailangan natin ng fast draining soil. Pagdidilig din, mga kabayan, na lagi kong sinasabi, always do the soak and dry method. Kahit i-search nyo po, mga kabayan, the best talaga ang soak and dry method. So, paano nga ba mag-soak and dry method? So, lagi ko din sinasabi, mga kabayan, ulit-ulit, bahala kayo magsawa. So, before po kayo mag-soak and dry, mga kabayan, i-check nyo po lagi yung soil. I-dig nyo po yung finger nyo for at least 2 inches para ma-feel nyo po kung moist pa ang soil. So, if the soil is moist pa, huwag nyo po munang diligan. But, kung feel nyo po na ang soil ay super dry na po, mga kabayan, so that's the time na nadidiligan natin ang ating jade plant na gamit ay soak and dry method. So, kahit po sa mga maliliit kong pots, mga kabayan, like this, naka-soak and dry po yan sila kasi yun nga yung soil natin ay fast draining soil. So, wala tayong ikabahala doon. And then, may butas po yung aking mga jar, mga kabayan. Mga ganito, yung aking mga mugs, may mga butas po yan. So, now yung topic natin ay gaano nga ba kabagal or kahina ang pagtubo ng ating jade plant. Natatanong ko din kung bakit ganun lang ang tubo ng aking jade plant samantalang 5 years na siya sa akin. So, this one ay 5 years na po siya sa akin, mga kabayan. Pinakamataas talaga na sukat ng jade plant, mga kabayan, ay 5 to 6 feet tall ang normal na ano talaga ng ating jade plant. So, 5 to 6 feet tall ang minimum na haba ng ating jade plant. So, in every year, mga kabayan, ang ating jade plant po ay tutubo lang po ng 2 inches a year. So, now, huwag kayong magtataka kung bakit ang bagal ng jade plant nyo, kasi si jade plant ay tutubo lamang po siya ng 2 inches per year. Pag isiim natin, convert natin siya sa centimeter, mga kabayan, because ang centimeter ay smaller
or shorter than inches. So, pag gamit natin ang centimeter, mga kabayan, ang tubo lang po ng ating jet plant per year, kung gagamit tayo ng centimeter is 5 to 20 centimeter lamang po ang tubo ng ating jet plant. So, mas mahirap sukatin yung centimeter kasi ako, mas nahirapan din ako kasi mas short po siya sa inches. So, ang ginawa ko ay nag-search ako kung ano ang equivalent or ilan ang equivalent. So, nakita ko na 2 inches per year ang tubo ng ating jet plant, mga kabayan. So, now hindi na ako magtataka, 5 years na ito sa akin kasi napunta kami sa bahay na to ay 2016. 5 years na po siya, mga kabayan, kasi nung lumipat kami dito sa bahay na to is doon ko siya tinanim kasi binigay lang po ito ng kapitbahay ko na sobrang liit lang po, mga kabayan. Nung una kong dating dito, wala akong mga succulents, mga kabayan. Yung kapitbahay ko ang palaging nagbibigay sa akin hanggang sa dumami. And then, nainganyo na din po ako na magbili ng pakunti-kunti. Sa ngayon, marami na sila, more than 400 pots na sila, yung nabibilang ko lang. Propagate ko po yung iba, and then, pag makapunta ako sa shop is, kung ano pa, ano yung wala ko, bibili ako. So now, 5 years na ito, mga kabayan. So, ganyan lang po ang tubo. And then, ito po ang lagi kong pinagkukunan if ever na mag-cutting propagation ako using ng ating baby jet plant. So, like this. So, ito naman ay 3 years na siya sa akin, mga kabayan. So, ganyan lang po kalit. So, 3 years, kunyari susukatin natin ng kung ilang inches siya. So, 1, 2 inches, 1 year. 1, 2 inches, 2 years. So, 2 and a half pa yan pala, mga kabayan. So, yan po ang aking 2 and a half na jade plant. But, matanda na si jade plant kasi yung body niya dito ay nagbabrown na, mga kabayan. Kumbaga, wood na talaga siya. Tingnan, hindi kagaya dito sa baby pa, ay makikita, mapapansin mo talaga na green pa yung ano niya, yung pinaka-body talaga niya, mga kabayan. And then, ito naman ay magto 2 years pa to sa akin. So, bilangin natin 2 and a half inches, mga kabayan. So, magto 2 years pa to siya sa akin. Nung tinanim ko ito, doon ko to nilagay sa kabilang shelf. So, ganyan pa po ang kanyang tubo, mga kabayan. So, 5 years old, 2 and a half years old, and then magto 2 years old. And then, this one also here, ito po, maganda po ang kulay nito, mga kabayan. Baby jade plant din siya. Close up ko lang kasi nagandahan ako sa kulay niya. Ayan, full sun po ito din. Dito sa likod, jade plant din siya. But, ano siya, si at yung ating golem jade siya, mga kabayan. Si golem jade, tinatawag din na shrek air. So, dalawa po ang ating jade sapat na to. So, this one, pinapakita ko lang sa inyo na ganyan po ang kanyang hitsura kapag nakapulsan. Like this one before, so, sobrang red po ito. So, ngayon kasi, I think, 1 week na kami na walang masyadong init. So, laging ulan. So, this one, mga kabayan, I think, magpo 4 years na to sa akin, mga kabayan, kasi ako talaga ang nagtanim ng mga ito. And then, this one also. So, kung sabihin natin na 4 years na ito, mga kabayan, ay hindi po malayo yung agwat nila ng kanilang haba, mga kabayan. So, yan po ang tubo ng ating jade plant, mga kabayan, kung gaano po siya ka slow grower na plants, mga kabayan. So, kaya nga marami ang ginawa ng karamihan, ang jade plant ay ginawa nilang bonsai. Kasi nga sa ano niya, ugali niya na matagal siyang tumubo, but yung puno niya ay mataba at malaki po yung puno niya, mga kabayan. And then halata po talaga na very old na siya kasi parang wood na po talaga tingnan yung puno ng ating nakabonsai na jade plant. Kaya marami ang gumagawa ng bonsai na jade plant dahil po sa tubo nila na medyo mahina sila. Maganda talaga si jade plant kapag binubonsai natin, mga kabayan. So, like this one. And then, meron pa ako doon sa outdoor na shelf. So, ito ay gagawin ko rin siyang bonsai, mga kabayan. Almost
almost there na siya kasi nag-start na po nag-brown ang kanyang body kasi nakalagay po ito sa pulsan. So, ano nga ba ang makukuha kapag nakapulsan ang inyong mga jade plant, mga kabayan? So the more sunlight na makukuha ni jade plant ay the more po magiging healthy ang inyong jade plant, the more po magiging strong ang inyong jade plant, mga kabayan. So gaya nito, sabak na siya sa ulan at araw, and this one also ulan at araw din, but this one naka-shaded kasi baby pa siya, mga kabayan, but idahan-dahan ko na siyang i-introduce sa init soon. And this one also sabak na rin ito sa rain and shine kasi nakalagay po ito doon sa ating outdoor na shelves. So nag-start na din nagba-brown yung kanyang body. So yan po ang advantage na ang inyong jade plant, mga kabayan, ay dapat nyong bibigyan ng tamang sunlight para magiging strong po sila, mga kabayan, to achieve na magiging ganito po yung kanilang body, mga kabayan, kasi it's the sign po na healthy ang inyong jade plant kapag ma-achieve nyo ang ganitong kulay kahit hindi pa siya ganito katanda. So like this one ay naka full sun siya, mga kabayan, but then the color of the body niya ay almost kaparihan na ng kulay ng ating bonsai na jade plant. Kaya nga, need talaga ng inyong jade plant, mga kabayan, na makakuha sila ng enough sunlight. Kung maliit pa, nasa sa inyo, for at least 4 to 6 hours in the morning. But kung sobrang sakit po sa balat, mga kabayan, so kayo na ang mag-adjust. Aalisin niyo po sa arawan ang inyong jade plant kasi magkaka-sunburn po yan. But this one, ang aking mga jade plant, maliban dito sa maliit, ay sanay na po yan sila sa init at ulan. So yan po ang isang paraan kung paano natin i-maintain yung pagka-healthy ng ating jade plant. So meron ding isang advantage na makukuha, mga kabayan, na kung mabibigyan natin ng enough sunlight ang ating jade plant, ay magiging shiny po yung leaves ng ating mga jade plant, mga kabayan. So naalala ko noon na may nag-comment, may nagsabi sa akin na nilalagyan ko ba daw ng cream or pang shine ang aking dahon ng aking jade plant kasi daw shiny. So wala po akong nilagay, that's normal lang po, mga kabayan, na shiny ang ating jade plant kapag nabigyan po natin siya ng enough na sunlight. So yan po ang aking maisishare sa inyo for today's vlog na medyo malamig ngayon, mga kabayan. So hopefully may natutunan kayo or nalalaman nyo na kung bakit yung jade plant nyo ay kabagal-bagal tumubo or kabagal-bagal tumangkad. So huwag po kayong mainip kasi yan po talaga ang ugali ng jade plant na very very mabagal po ang tubo niya, mga kabayan. So anyway, thanks for watching, mga kabayan. Please don't forget to subscribe our channel na po kasi nakikinood ka na. So just subscribe our channel and click that bell button po para maging update po kayo kung may bago tayong upload. So see you in my next vlog, mga kabayan. Stay safe, stay healthy, God bless, and bye-bye!